A few moments later. Guys. Titingin pala tayo guys ng range hood. Gusto ko bumili ng range hood para sa bahay guys. Samahan niyo ako. Titingnan natin yung price ng mga range hood dito. Para magkaroon tayo ng idea dito kung magkano yung mga price ng range hood nila. Yung purpose kasi ng range hood guys is yung siya yung humihigop ng mga usok sa mga niluluto mo doon sa kitchen mo. Kaya napalaking bagay na yung gamit ng range hood. Hindi mo yung bahay mo. Kasi pag walang range hood, yung mga usok na niluluto mo doon sa bahay mo, magiging kuha lang siya, magiging stuck siya doon sa loob ng bahay mo. So pag may range hood, lahat ng usok doon, nihigop niya lahat. Nihigop. So ito pala, sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung range hood. May ilaw to. May ilaw. See? Ayan. May ilaw sa ilalim, left and right. Tapos, yung pressure ng kuha niya, yung pressure ng lakas ng higop niya, may numbering rin. 1, 2, and 3. So, ito, left and right, dalawang bloomer siya. Yung higop. So, ganito yung mangyayari niya. Ganito yung setup. Ito yung range hood. Ito yung gusto kong bilhin, guys. Range hood. Pero pwede kang makapagpili nito. Ito rin, magandang klase din to, Glim. Kasi ito yung Glim na to is kwanto made in Germany. Glim. Yan. Made in Germany to, Glim range hood. So ang ganda, oh. Ganun din. See? Lupit, oh. Meron ako nito eh. Sa bahay. Yung kulang ko na lang, yung range hood na lang. Para ikabit natin tong range hood doon sa bahay. Maganda kasi yung range hood guys. Yung purpose kasi ng range hood is yung lahat talaga ng usok doon sa pinaglutuan mo doon sa kitchen mo. Nahihigop niya. So, yung bahay mo, yung amoy ng pinaglutuan mo doon, lahat hinihigop niya. Hindi siya nag-i-stack doon sa loob ng kitchen mo. Kaya, maganda talaga tong kitchen pag may range hood siya. Saka may ilaw pa siya. Yun. May ilaw pa siya. Ganda pero kaso lang yung price din medyo may pagmamahal kasi din yung price niya eh. Yung problema lang nito yung pagbabagahe kasi baka kinatatakot ko baka masira kasi yun eh kung masira yun sayang eh sa Pinas nila ako bibili kung ganun so dapat maging maingat tayo sa pagbili guys kasi yung pagbabagahe kasi hindi madali kasi ang dami niyang pagdadaanan Maynila, Cebu bago makarating sa amin baka yung bagahe durog na rin so dapat pag-iisipan na mabuti pero kung dito ka bumili medyo nakakatipid ka pa at saka sure na sure talaga na yung binili mo may quality maganda siya kasi dito pa lang guys oh yung brand pa lang niya oh nakita niyo yung brand niya ano yung brand niya Glim Glim yung brand.